So ang lesson natin, the new temple. At ito ay nakabase sa Ephesians chapter 2, verse 20 hanggang 22. So pwede nyo buklatin ang inyong Bibles para i-confirm na ang nakasulat nga dito ay yun na nga. Ang sabi po dito sa Ephesians chapter 2, verse 20 to 22, and we, tayo yan, no? Referring to the church, the local church, are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom all the building, fitly framed together, groweth unto an holy temple in the Lord, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. So very obvious kung ano yung tinutukoy natin na the new temple. Meron pong old temple at hindi ka pwedeng sumamba sa Diyos kung hindi doon sa templo na yun. Pwede kang mag-family devotion, pero yung worship mismo ay pwede lamang doon sa templo na yun. Yung congregational worship. Walang ibang pwedeng magkaroon ng congregational. Alam nyo ba nangyari noong nagkaroon ng congregational worship na hindi sa Jerusalem ginanap? Nagkaroon ng gera. They fought against the Samaritans, the Ephratites, no? Ephraim, tawag sa kanila, yung mga Samaritans. Kasi hinadlangan ni Jeroboam, no? Nagkaroon siya ng, sabi niya, mag-council sila. Pagka tayo nagsamba pa rin sa Jerusalem, eh kaaway na nga natin sila. Talo tayo. Magkakaroon sila na yung loyalty. So ang gawin natin, mag-set up tayo ng templo rito sa teritoryo natin. Eh bawal yun. Bawal yun. Sinabi, nakasulat yun. So they have to also reinvent or reinterpret the book of God. Dahil sasabihin nila, kami pa rin ito. Kami ang pagpapatuloy nito. Kaya lang, iba na ang tinakbo. Pinarusahan na kayo ng Diyos. Kami na ang tunay na people of God. The 10 tribes of Israel. The 2 tribes remained faithful to Jerusalem. So yun yung templo. Eh, very important. At wala nang ibang templo sa mundo. Sabi nila, meron pa, no? Meron pa kung saan pwedeng magsumamba sa Diyos. Pero, ang sabi ng Bible, sabi ng mga propeta, sabi ng Panginoong Jesucristo, ang templo ng Diyos ay sa Jerusalem. At yan, dyan sinasamba. Anong tawag ng Panginoon? Sa templo sa Jerusalem, my Father's house shall be a house of prayer. So even during the time of the Lord Jesus Christ himself, him being the image of the invisible God, eh sinabi pa rin niya, yun yung templo. Diyan kayo sasamba sa aking ama. Pero, okay, dumating ang panahon na kailangan na ng bagong templo. Bakit? Sabi niya, destroy this temple. And in 3 days, I will raise it up again. And the temple, the veil of the temple, was rent in twain. Sabihin, nung namatay ng Panginoon, hinati na yan, may access na to the Holy of Holies, dati pari lang, ngayon, hindi na. So, parang sinabi ng Panginoon, sira na yan, covenant na yan. Hindi na yan ang templo ng Diyos. Ano na ngayon? Meron ng bagong templo. At ito ang sinasabi sa Ephesians chapter 2, verse 20. We are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. So meron tinidescribe dito sa verse 20 na founders. Now dito sa church sa BCA, ang founder ng BCA is the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Ang bawat isang totoong church, ang founder niya, hindi yung pastor. Hindi yung nag-umpisa ng Bible study. Kundi, the apostles and prophets, they are the foundation. Okay? The prophets refer to the Old Testament.
So, hindi natin inaabandon na ang Old Testament. Hindi ibig sabihin niya na dapat may propeta kayo. Pag wala kayong propeta, hindi kayo totoong church. Merong mga church na ganun ang doktrina, no? Kailangan may propeta kayo. Meron bang nagpo-prophesy sa inyo? Wala. Ah, hindi kayo totoo. Hindi kayo full gospel. Half gospel lang kayo. So, hindi. Hindi yan ang ibig sabihin ng propeta. Ang propeta dyan refers to the Old Testament prophets, which is the foundation. Paano naging foundation ang Old Testament prophets? Diba, sabi ni Paul sa 1 Corinthians 15, sabi niya, that Jesus Christ, according to my gospel, was crucified according to the scriptures. Sino gumawa ng scriptures? The prophets. Ano ang basihan ng na ang scriptures ay word of God? The prophets. So, yun yung nire-refer ng, kumbaga, ito yung Old Testament, tapos ito yung New Testament based on the scriptures, the Old Testament scriptures. See? So, may pundasyon na matibay. Ginawa ng Panginoong Diyos yan. Kaya importante ang Old Testament. Ang Old Testament ay foundation of the church. Hindi natin tinatanggal yan sa ating preaching. Kaya pinag-aaralan natin sa Friday School. Sa Friday, tuturoan tayo ni Brother Johnny ng 1 Samuel 6. So, kailangan seryosohin din natin yun. Kasi isa yan sa pundasyon natin. The Prophet Samuel. Ano ba sinabi? Ano ba nangyari? Alam natin. And these are written for our learning. For the learning of the church. For the edification of the church. Ano nangyari sa bansang Israel? Kita nyo yung bansang Israel? Ang daming kapalpakan, ang daming kasalanan, ang daming ginawa laban sa Diyos, sumamba sa ibang Diyos, pero hindi pinabayaan ng Diyos. That speaks of you, Christian, na hindi dapat kang magkasala. Bibigyan ka ng mga palo ng Panginoon pag ikaw yung nagkakasala. Pero ang kasalanan mo will never take away the love of God on to you. I have loved thee with an everlasting love. Yan ang love story ng Panginoon sa kanyang church at sa kanyang mga hinira. It is an everlasting love. Okay. So, we are built upon the prophets as founders. We are also built upon the foundation of the apostles. So, we are an apostolic church. We are not a charismatic church. We are not a new church na ngayon palang sumisibol dahil na-discovere ng bagong pastor na bulungan sa tenga na meron palang mali yung una na talikod at ngayon ito, tatayo na natin itong tunay. Hindi na apostolic yan. Wala kang connection sa apostol eh. May bago kang apostol eh. Okay? So, imbento na lang yung apostol mo. At apektado lagi dyan yung deity of Christ. Yung nature of God, apektado dyan. Okay? So, kailangan meron tayong connection sa apostles. Kailangan yung mga tinuturo natin dito, itinuro na rin dati, naintindihan na rin dati. Alam nyo ba yun? Hindi tayo pwedeng, wala tayo dapat nadidiscovery na bagong doktrina. Ha? Pag nagturo tayo na, oh, ito, bago to ha. Pakinggan nyo. Delikado yan. Delikado yan. Ibig mo sabihin, pastor, ibig mong sabihin, kapatid, yung mga 100 years ago, hindi basa sila ng basa ng Bible, hindi nila naintindihan ng ganyang karparaanan yung Biblia. Ikaw ang nakadiskubre 2014, ang tindi mo. So, hindi pwede yun. Whatever has been, it's the old Bible. It has been here 2,000 years and it has been read by many spirit-filled chosen men of God.
And they have explained it to the churches. Walang kakulangan sa pagkakaintindi ng mga nakaraan. So, ipinapasa yan. It is we are to contend earnestly for the faith once delivered to the saints. So, we cannot invent new doctrines, new rules, new ways, new programs. Diba? Samahan natin ng konting yung medyo bigla tayong tatayo, magtatatalo tayo, iko tayo. Tapos merong disco light sa gitna. Samahan natin 'yan. Samahan natin ng tig-isa tayo ng magagandang mga instruments. Tapos kahit anong tugtog pwede, yung magulo, joyful noise. So, mga invento yan eh. Hindi pwede yun. So, we are an apostolic church. Ano ba ginawa ng apostles? May drums ba yung apostles? Pag nagbabasa pa kayo New Testament and they went into the Corinth church went into a worship place and they started to play the drum. Meron bang ganun? Wala. And they worshiped and they sang worship songs for 1 hour repeatedly. Walang ganun. Merong preaching, may Bible reading, merong exhortation, merong giving. Okay? So, yun ang ginagawa. May singing. So, ano ginagawa natin? Singing, preaching, exhortation, giving. The same old Bible reading. The same things that they did, ginagawa natin, inuulit natin. Lord's Supper, baptism. 2,000 years, ginagawa na yan ng apostolic church. So, we are built upon the foundation of the apostles and prophets and Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Ano ba yung chief cornerstone? Kita nyo ito yun. Sabi nila, pagka daw, mga civil engineers, siguro hindi na uso ngayon yung cornerstone. Ano? Uso pa ba ngayon yun? Pag nag-AutoCAD ka ba, naglalagay ka muna ng... Ano? Naglalagay ka ng X-axis tsaka Y-axis, di ba? Yun yung... Ano? Pero, doon sa actual construction, ang panahon noon, ay meron silang cornerstone na malaki. At yan, kung saan nakaharap yan, syempre, doon susunod yung orientation ng bahay, ng building. Bahay, naharap mo yan dito. O, di dapat didiretsuhin yan. Didiretsuhin din to. Didiretsuhin din yun. Yun yung cornerstone. Yung orientation ng bahay, yun ang nagsasabi. Yun ang giya niya. Okay? Kaya pag mali yung pwesto mo ng cornerstone, baka lumagpas ka rin sa kapitbahay. Delikado yun. Mali yung angle. Nasipa ng konti. No? Nagpalit yung angle. Napunta ka sa kapitbahay yung dulo ng ano mo. 10 meters away. So, importante ang chief cornerstone. At sabi ng... Ito, we are talking about a building here because we're talking about a temple. So, binigyan niya ng metaphor. Binigyan niya ng isang parang paghahantalintulad na itong foundation stone. Anong foundation stone? Na una, prophets. Pagkatapos, ano yung inilay down sa prophets? Apostles. Pero yung prophets and apostles na yan, merong giya yan. Merong basehan lahat yan. Jesus Christ. The chief cornerstone. Ibig sabihin, panahon pa lang ng prophets, meron ng Jesus Christ. Ano sabi ng Panginoon? Had you known Moses, you have known me. For he spoke of me. No? And during the Emmaus Road, he expounded unto them the prophets. No? The prophets. Moses and the prophets. How Moses and the prophets talked about Christ. That was after the resurrection. And then he opened up their eyes so that they might understand the scriptures. How that Moses and the prophets talk about Christ. So, kaya yan, no? Yan ang foundation. Yan ang founder. Wala na ibang
founder pa. Other foundation can no man lay than that which is laid, and that is the Lord Jesus Christ. Wala nang ibang founder. Tayo, mga ano lang, instruments. Tayo mga dinagdag lang dyan, pinapatong lang tayo dyan. Okay? Pinapatong lang tayo dyan. Dinadagdag na lang tayo hanggang sa lumaki. Mamaya makikita natin yon. So, ayan yung founders. Then, there are the members. Ito yung members. Ay, wala na pala yung building. Okay. In whom all the building, fitly framed together, groweth unto an holy temple in the Lord. So, merong building na tinatayo ang Panginoon. Ito ay isang temple. Ito ay isang holy temple. Pagkatapos, papaanong tinatayo yan? Merong growing of members. So, qualitatively and quantitatively. As you grow in quality, parang nadadagdagan yung templo. In quality, ha? So, hindi yan, not necessarily ang pinag-uusapan natin dito are tangible things. Not necessarily ang pinag-uusapan natin dito eh talagang yung nahawakan mo. Quality, mahawakan mo ba yung quality? Yung quantity, mahawakan mo yun. Pero yung quality, hindi mo mahawakan yun. Kalidad, uri, ng isang miyembro. So, habang lumalago ang kalidad ng isang kaanib sa church, habang siya ay gumagalang sa ministry, habang siya ay nagpa-participate sa ministry, nagpapagamit, nagbibigay, nagtutulong sa ministry, sa church, sa templo ng Panginoong Diyos. Ang templo ng Diyos ay lumalago sa pamamagitan ng mga seryosong miyembro. Ano yung hindi seryosong miyembro? Anong papel nun sa ministry? Anong papel nun sa building? Kung ihalin tulad natin sa building. Ha? Yan yung mga wala sa hulog. Huh? Wala sa hulog. Diba? Kumbaga, etong standard size ng isang bato para ipatong mo, siya ganun. Kaya pag ginano mo, butas. No? Or tabingi. O may kurbada. O buntis. O maiksi. Wala sa hulog. Pag inulog mo, bakit itong isang to? Ganun. Hindi ba ayos? May paling. So, parang asama ang tingnan ng building. Dahil dun, sa hindi seryoso. Walang kalidad. Huh? Yung bang, isa pang walang kalidad, lahat ng, ano, di ba, may hardness test ang bato. No? Siya, ampaw. So, nilalagay mo siya dyan, tapos, ipinapatong mo pa lang, nadudurog na. Nakakuha ba kayo, nakakita na ba kayo ng hollow block na gano'n? Pagbuhat mo ganyan, pagpatong mo, sayang yung 7 piso ko. 7 piso lang dati nun ng hollow block. Eh. Hindi mo pa inilalagay, hindi pa sinisementohan, laglag na. So, yun yung mga gano'n, mga pasaway. Ngayon, ano naman yung mga walang disiplina? Hindi na nga seryoso, nakakasira pa. Yan yung mga anay ng building, no? Kailangan dyan sulignum. Ayan. Anong sulignum? Church discipline. Yun ang kailangan sa mga nakakasira. So, qualitatively and quantitatively. Kailangan alam natin nangyayari sa church. Diba? Ay, may isang illustration na maganda eh, no? There are 3 people in the church. One is someone who does not know what's going on. The other is someone who just watch what's going on. And someone who makes things happen. Yun. Someone who makes things happen, that's the best member. Someone who watch things happen,
Yung mga meron. And someone who does not even know what's happening. Yun ang worst. Ano na nangyari? Eh, meron pang pang-apat. He don't care what happens. Hindi man lang nagtatanong. No? So, dapat tayo yung mga kaanib sa church who make things happen. May initiative ka, pero yung initiative mo tama. No? Kasi baka dumiskarte ka tapos ang push ng church pa ganun, ikaw pahila. No? Eh, may initiative ako eh. Eh, palayo doon sa tama, doon sa pinag-usapan. Kung ang initiative mo, dapat doon sa kasama noong pinag-usapan. Yan. Ano pa? The temple is stable as members are fitly framed. Dapat close tayo. No? Close tayo. Ano ba ang mga interest ninyo? Kape? Kape tayo. Ano ba interest nyo? Ha? Sports? Oh. Ano interest nyo? Ha? Warcraft, Dota? Hindi ako sama dyan. Ha? Ano ang interest natin? Dapat sama-sama tayo. No? At magkaroon tayo ng fitly framed together para yung ating building, di ba mas matibay pagka merong bond? No? Pagka raw isa lang yung tingting, malambot. Pagka binigkis mo, mas matigas. Okay? Mas useful. So, magkaroon tayo ng bigkis. Yan ang bigyan natin ng effort. Yan lang. Magkaroon ka ng initiative. Paano tayo magiging mas close? Paano tayo magkakaroon ng bonding? Yung bonding na hindi magastos, ha? Yung iba, nakakaisip ng bonding, magastos, eh. Okay din yun. Minsan magastos, pwede. Pero wag naman lagi. Yung haraj na bonding, okay yan. Mas makakatipid tayo dyan. Dito, bonding tayo. Mag-isip kayo ng mga ganun. Yung magiging close tayo, no? You can think about these things. And then, susunod kami sa iyo. Okay? So, kailangan natin ng fitly framed members, temple. Kailangan, gusto ng Panginoon yan. Kaya sinulat niya na nga ito. Sinulat niya, ang gusto niya, ang templo niya sa lupa ay fitly framed. Ang templo niya sa lupa ay lumalago. Ang templo niya sa lupa ay holy. Sabihin ng holy na templo, yung mga kaanib, holy. Ha? It's growing into a holy temple. Malinis. Ha? Hindi yung malinis na kasi lagi naman kami nagbabacuum, ha? Hindi yun. Maganda rin yun. Tama din yun. Dapat din yun. Pero ang kalinisan yan ay hindi yan. Ang kalinisan is in doctrine, number one, and in practice, and in life. Doctrine, the practice of doctrine, and life of the members. Tatlo, no? Yun ang holiness. You must have holy doctrines. You must not have trash doctrines. And you must practice those doctrines. That you will have a holy temple. So that God will have a holy temple. Linisin natin. Pagka may maling doktrina, alisin natin. Diba? Paglilinis. Pagka mayroong isang kaanib na ayaw pasaway sa maling doktrina niya, linisin natin yun. Kuha kay sabon. Ha? At yung ating buhay. Obserbahan natin. Huwag na tayo maghintay na may pumuna pa sa atin na, Brad, napansin ako sa iyo eh. Ayoko sana sabihin eh, kasi ayoko maging judgmental. Kaya lang, nangangamoy na yung ano eh, yung nakikita ko sa iyo na maling pamamalakad o maling paraan.
Kaya kailangan sabihin ko na pasensya ka na lang. Ganun ang rebuke ng magkakapatid. No? Huwag yung, ano ka ba naman? Umayos ka naman. Parang ang yabang. Parang ikaw hindi ka nagkakamali. So, Brad, gusto ko sana, sis, gusto ko sana, usap tayo. Pagka may nagsabi sa'yo, nung kabahan ka na. Oh, usap. Bakit, bakit? Ano nangyari? Ano? Hindi naman ako box leader na. Usap. Ba't mo ako kausapin? Nangungulan na agad, oh. Hindi, uutang lang ako. Okay, so hindi lahat na usap. Pero gano'n ang approach, no? Pwede ka ba makausap? Okay. So, natatanda ako nung binata pa ako eh. Brother Nilo, pwede ka bang makausap? Oo naman. Ano ba? Balita ko, lahat ng babae rito nililigawan mo. Hindi naman ah. Sino nagsabi nun? Okay. So, may mga ganung usap. Ano? Shocking. Okay. And, the purpose of the new temple. Sabi ng verse 22, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. Now, the old temple was a physical building. Alam natin yan. There was first the tabernacle. Sumunod, the temple of Solomon. At sumunod doon, na-destroy yung temple na yun, temple of Nehemiah. Diba? Then, the temple of Herod. Ewan ko kung may iba pang temple na nakalimutan ko. Pero yun, alam ko yun. Tabernacle, temple of Solomon, temple of Nehemiah, tapos temple of Solomon. Ah, Herod. Yun. Meron pa? Ano? So, yung mga templo na yan, puro physical yan. Puro mga talagang makatuturo mo asan ng templo ng Diyos. Andun. Ha? Gaano kalaki? May sukat. Diba? Anong nasa loob? Yun. Nakapunta ka na ba sa templo ng Diyos? Ngayon, nakapunta ka na sa church? Anong church? So, hindi physical ang church. It is composed of the members. Pero, of course, patawarin na natin. Ha? Huwag niyo masyadong pupunahin yung punta tayo sa church. Oh, mali ka, ha? Alam niyo na i-correct yun? Alam niyo na yun. No? So, the old temple was a physical building. The new temple is the assembly of the saved and baptized members covenanting together as a local church. So, may templo ang Panginoong Diyos dito sa Riyadh. The Baptist Church in Arabia. Okay? At bakit tayo naging templo? We are an assembly. We are a organized assembly. And we are saved and baptized, scripturally baptized people. So, and we have a covenant. So, ito po yung local church. And this is the temple of God. Na tayo ang responsible dyan. Okay? Gusto nyo ba ng templo na madumi? Gusto nyo ba yung church na madumi? Gusto nyo ba ng church na hindi holy? Gusto nyo ba ng church na hindi apostolic? Templo na hindi tamang pundasyon? Gusto niyo ba ng templo na pawardi-wardi, basta-basta na lang? Diba? Ang gusto natin sa templo, maayos. Now, may mga templo, may mga church na ang ganda-gandang tingnan. Pero di maayos. Yun ang sabi sa Revelation na meron kang name na ikaw ay mayaman na church. Pero ikaw ay poor. Sa harap ng Diyos, poor. Poor doctrines, poor practices, poor life, pero rich, kompleto facilities,
Ang ganda ng mga kurtina. Tama ang blending ng kulay. Ang ganda ng carpet. Meron pang rug. Ang sarap puntahan. Pero, saan galing? Paano yung authority? Anong doctrines? Paano yung members? Ano yung discipline? Madumi. Malabo. Hindi maayos, wala sa hulog. Hindi mo ma-identify kung saan galing ang doctrines. At kung may doctrines pero hindi pinapractice. Okay? At nagde-develop ng bago. So, hindi yan totoo. Hindi yan titirahan ng Holy Spirit. Sabi nito, it should be a habitation of God. Ang templo ng Panginoong Diyos ngayon ay ang local church na malinis at ito ay titirahan ng Panginoong Diyos dito sa earth. So, paano tayo titirahan ng Panginoon ng Holy Spirit kung madumi tayo? Kung binabaliwala lang natin ng worship? Kung hindi tayo talagang dedicated? No? Hindi tayo nagpupursigi na ayusin. Paano ang Holy Spirit mananatili sa isang church at gagawin niyang tirahan 'yon, gagawin niyang templo 'yon kung 'yon ay hindi aayusin yung kanyang sarili? Preserves the institution and is present when we are builded together. So, we are builded together. An habitation of God. Pag tayo ay edified, pag tayo ay lumalago, pag tayo ay nagsisikap, ito ay nakakabigay ng glory sa Panginoon. So, yun po yung ating lesson.